Sa unang pagkakataon na kinahok ang Film Development Council of the Philippines sa Toronto International Film Festival bilang exhibitor sa industry section nito para maibandera ang Pilipinas bilang katangi-tanging destinasyon sa filming at co-productions. Ibinahagi ni Joe Pacumio, Executive Director ng FDCP, na marami ang interesado sa distribusyon, talento at incentives na tanging senyales na naging matagumpay ito. We're very happy and proud to have representation of Filipino films at TIFF. We're happy to promote the Philippines as a filming destination. We are also getting a lot of inquiries about working with Filipino filmmakers, especially when they learn that there are incentives that are provided for international co-production, and especially the rebate program that we have for location filming. Limang pelikula ang ipinalabas sa TIFF. Kasama na dito ang Sunshine, na tungkol sa isang gymnast na humarap sa hindi inaasahang pagbubuntis bago lumahok sa Olympics. Sa direksyon ni Antoinette Hadaone, tinalakay ng pelikula ang mga issues na importante sa mga kababaihan. Binanggit din ni Hadaone na natataon ng pelikula dahil sa makasaysayang pagkapanalo ni Carlos Yulo ng 2 gold medals sa katatapos lang na Paris Olympics. It came at a perfect time na when Carlos Yulo won 2 golds at the Olympics for gymnastics. Super happy na a Filipino film is screening at the centerpiece section at TIFF. Universal experience for a woman. It happens to girls all over the world. It's just that mas restrictive, mas religious, mas iba yung culture sa Pilipinas. But I'm sure it will also resonate with the rest of the world. Agaw pansin din sa TIFF ang Vox Humana na gawa ni Don Eblahan, isang co-production ng Pilipinas, USA at Singapore. Pinaghalong fantasy, western at sci-fi, ipinakita ng pelikula ang mga pagbabagong nangyayari sa kalikasan at mga hindi makatarungang pagtrato sa mga katutubo. Sobrang tuwa sina Eblahan at mga kasamahan niya na makarating sa TIFF at pinigyang diin nila ang importansya ng indigenous representation. It's a good representation to see, lalo na sa mga taga sa amin sa Cordillera. Nakaka-inspired, hopefully, para sa mga aspiring filmmakers din na makakita ng ibang native and indigenous artists na nakakarating sa mga ganitong klaseng film festivals. Get in here. Bukod sa mga international Filipino filmmakers, meron ding isang Filipino producer na nag-produce ng pelikula sa Toronto. Si Enrique Baniked, producer ng Village Keeper, na nagpapatunay na kayang magtagumpay ng mga bagong dating sa Canada. Dumating siya sa Canada bilang international student noong 2020 at naging permanent resident. At sa loob lamang ng 4 taon, nakagawa ng pangalan si Baniked sa industriya dahil sa kanyang ipinakitang sipag at determinasyon. We made Village Keeper through government grants, and not everybody gets these grants. It's very tough to get them. I've been fortunate enough to be doing what I do now for as little as 4 years. Like, I don't see myself as anyone special. I feel like anybody can do it. I just put myself out there. Ipinamanas ng mga Filipino filmmakers ang galing at talento ng mga Pinoy sa TIFF. Hindi lamang nabihag ang mga manonood sa kanilang mga pelikula, kundi nagbigay inspirasyon din ang kanilang mga pinagdaanan sa mga ibang tao na nangangarap. Patunay na kaya ng mga Pilipino na makilala sa mundo. Para sa TFC News, Christine Santos, ABS-CBN News, Toronto.